Amen. At sa akin nabit yung rectifier. Video. Ucha, dami. Para sa mga humingi ng update, no, sa mga motor nila, pasensya na kayo, medyo marami talaga, medyo marami sigaso, medyo din. Ito nga pala yung ano, yung ginawa nating stator. Hindi ko pinalitan pala, pinalitan ng stator. Ito yung bracket niya. Pero to goodies. Ucha, hindi ko na videoan yung ano, teka lang. So ito, ito yung stator na dati nakakabit sa kanya. Pag naka-minor pa lang kasi, ang nakukuha na AC nasa 28 volts AC. Minor pa lang yun. Kaya sabi ko, pucha, sobrang taas. Kaya nahihirapan yung rectifier. Kasi ang issue na itong motor niya, okay na siya eh, natapos na namin. Ang issue niya naman, nag-overcharge. Talagang tumataas, nagpi-15. So yun, medyo ano nga, medyo nagalangan ako kasi yung gamit ko rectifier, pare-pareho, puro ganun, okay naman, sa kanya lang nagproblema eh. So pinagdudahan ko na yung stator, nung chinek ko, taas nga, naka-minor pa lang, 28 na eh. Kaya ito, nung binunot ko, sobrang hirap naman ang putya. Sobrang hirap tanggalin, sinisil ko na, ginrinder ko na lang yung ano, yung tornilyo, ang problema. Tinamaan ko pati yung winding, yung putya. Wala eh po. Hirap eh. Ayun, tigas eh. Ayun, nakakuha siya ng stator. Ang problema pala ng stator na nakuha sa Shopee, iba yung butas. Parehas ng diameter, no? Yung butas nito, tsaka yung diameter nito, pareho. Ang problema yung butas nito, yung distansya ng butas. Ang ginawa doon sa nakuha niya, pinabutasan niya na lang sa machine shop. Kasi parang magkalayo ng ganyan. Duling sa dalawang butas eh. Binutasan na lang dito. Pumasok naman. Ayun, goodies. Pucha. Ano nangyari? Kinuha na ako ng voltae. Pakita ko na nga rin para may reference. May reference kayo. Ayun, set ng 200 na AC. Huwag sa 20 kasi pag tumaas sa 20, wala nang maririd yun. Ayan, minor o. Huwag sit. Ayan, tumama din. Dito sa dito. So nangyari sa kanya, okay na eh. Napilitan ko na CDI, okay na. Kaso biglang mamatay isang cylinder. Kadalasan yung cylinder number 1 yung namamatay. Kaya magano ako. Checko ko kung nag-overheat. Ito pala yung temperature pala na ito. Putik. Ambient pala ito. Kumbaga ito, dapat to indoor. Kumbaga pang kotse, ganyan, para ma-monitor mo kung gano'ng kalamig yung kotse mo, yung area ng kotse mo. Kasi ito, ang ma-monitor niya, yung labas. Pag hinawakan mo nga ito, tataas yung temperature. O, hingahan mo to.
taas temperature ng pucha. Eh, sensor. Buset. Kaya ito, lalagyan ko rin siya ng, ano, ng temperature gauge. Napaka na lang pwesto siguro dito. Dikit ko lang dito. Tapos pag-apakin ko yung wire doon. Para ma-monitor yung temperature ko nag-overheat. Tapos, ano ba? Check ko muna yung compression. Check muna ang compression. So, ito. Papalit ko lang na ito eh. Kaso, ayun, nagbasa oh. Tapos, kung titignan dito sa loob, ayun, nagbasa. Ang galing dito sa ano, bulb cover. Saan basa? Ayun. Tapos, yung piston, nagbasa na eh. Mukhang na natin referin tong bulb cover gasket. Bulb cover gasket. Sealant lang eh. Malaking trabaho na ito. Ito, puro sealant na kaso nag-leak pa rin. Tapos bukod dun, yung isa hindi nahigpitan maigi ito. Tsaka yung dulo sa kabila. Pero mukhang maayos naman yung thread. Hindi siya masyado maigpit nung tinanggal ko. Bukod doon, kung may napansin ko. Yung ito. Ayan o. Ito yung hagod nung ano. Yung silan. Papasok. Naipit yung naipit eh. Hindi na-shoot nung maayos. Ayan siya. Chrome. Yan, punta na. Buset! Kaya pala nagli-leak na nung nakakabit na yung hose. Buset yung putik. Ito pala, dito na nilagay. Mas nagkanda leche-leche pa sa pag-testing nito. Meron palang switch tong hanap na to. Buset! 28, no? Tapos ito pagka... Oo, kinalawa. Yan. Ano pala ito eh? Pang room temp. Ito, hihingaan ko. Oh, di ba ang bago na hihinga ko? Buset! Hindi yata kayang gawin ito. Palitan na ng tubo to. Ito, umuha na lang ako ng pamalit. Kaso, yan, ganyan itsura. Sana hindi magproblema to. At least ito maayos. Walang butas. Oh.
Yeah.
Something yata ito. Pulit po dyan. Sakit sa ulo na ito. Buset.